May pagmamalaki, pang-abang at malaking hamon ng pelikulang Felix Manalo. Ito ang tiniyak ni award-winning movie director Joel Lamangan. Kanina sa press conference ng biopic ay inilahad na rin kung kailan ang premiere night pati na ang petsa ng pagpapalabas nito sa mga sinihan. Si Weng De La Fuente sa detalye. May pagmamalaki ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo ang biopic movie na tumatalakay sa buhay at pamumuhay ni kapatid na Felix Manalo, ang kinikilalang sugo ng Diyos sa huling araw ng Iglesia ni Cristo. Mapapanood ng publiko sa Oktubre 7 ang pelikulang Felix Manalo na pinagbibidahan ni Dennis Trillo sa papel na Felix Manalo at Bella Padilla sa papel na Honorata, ang may bahay ni Ka Felix. Para kay award-winning movie director Joel Lamangan, hindi maikukumpara ang pelikulang Felix Manalo sa iba pang mga pelikulang ginawa niya, lalo't itinuturing niya ang buong pelikula na isang malaking hamon. Lahat po ay big challenge kasi hindi araw-araw ay nakakaroon ng pelikula tungkol sa buhay ng isang dakilang tao. Sapagkat siya po ay isang dakilang tao, maraming tao ang nakakaalam sa buhay niya at maraming tao ang gustong makaalam sa tungkol sa buhay niya. Ang challenge po ay upang papaano magiging makatotohanan at totoo ang sinasabi. Hindi ito lamang buhay ni Ka Felix, kundi buhay ito po'y nagsasaad ng pinanggalingan ng Iglesia ni Cristo na ngayon ay alam natin nasa buong mundo, no? Pagkatapos ng 100 taon, nakikita natin tumagal ang 100 taon at napakarami na sa buong mundo na Iglesia. Kaya napaka-importante po na maging totoo at tunay ang sasabihin ng pelikula. Yun po ang challenge. Sinabi ni Brother Edwil Sabala, tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, na kabatay sa aktual na mga pangyayari, lugar at petsa ang lahat ng kaganapan sa pelikula. Hindi lang anya tampok sa pelikula ang buhay ni kapatid na Felix, kundi ang mga pinagdaanan at pagtatagumpay ng Iglesia ni Cristo sa kabuuan. Sa pamamagitan noong pelikula, ay tinutuloy natin ang pagpapakilala sa lahat ng tao sa buong mundo kung sino talaga ang tunay na may akda ng mga tagumpay na nasa likuran ng lahat ng mga kaganapan, mga tagumpay na tinatamasa ngayon ng Iglesia. Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Siya ang humirang kay kapatid na Felix Manalo, gumabay kay kapatid na Felix Manalo, at siya pa rin ang patuloy na gumagabay sa Iglesia ni Cristo hanggang sa ngayon. Paglilinaw pa ni Brother Edwil, walang kinalaman ang timing sa pagpapalabas ng pelikula sa kasalukuyang isyong pinagdaraanan ng Iglesia ni Cristo. Huwag sanang iugnay, sapagkat kung naaalaala pa ng publiko, ay humigit kumulang 3 taon na ang lumipas nang i-anunsyo ng Iglesia ni Cristo ang ukol sa panukala na bumuo ng pelikula ukol sa buhay ni kapatid na Felix Manalo. Ginawa ng Viva Films ang Felix Manalo the Movie sa pakikipagtulungan ng Iglesia ni Cristo. Sa kabuuan, sinabi ni Vincent Del Rosario ng Viva Films na abot sa 150 milyong piso ang kabuuang gastos sa produksyon at marketing ng pelikula. Tatangkilikin anya ang pelikula dahil sa historical value nito. I think for non-members, ano, yung biggest selling point nito yung historical importance ng tao ni Ka Felix sa history ng Pilipinas. So that's one. I think another selling point is yung magnitude ng production, yung inassemble na creative team, production team, at saka of course yung cast. So yun ang tingin namin na biggest selling point ng movie. Higit sa 90 mahuhusay na artista ang kalahok sa pelikula na ginawa sa loob ng 54 na araw na shooting days sa loob ng 8 buwan. Abot naman ang pasasalamat ni Dennis at Bella sa oportunidad na sila ang napiling gumanap sa pinakamaselang papel ng pelikula. Sobrang proud. Na nakasali ako dito sa pelikula, nakatrabaho ko yung mga magagaling na artista, magaling na director, magagaling na tao sa likod na camera. And isa sa mga pioneers ng pagpaproduce ng pelikula dito, Viva Films. First time kong gumawa ng pelikula sa kanila, kaya laking pasasalamat ko rin at na-consider nila ako para dito sa role na to.
ito na yung by far the biggest movie I've done, and feeling ko ito na rin yung baka pinakamalaking magagawa ko ever. Sana hindi, pero feeling ko. So yun, ganun nga, na-overwhelmed ako. I feel very, very blessed to be part of this project. And I don't know how I got chosen. I just know it's Direk Joel. Sa October 4, nakatakda ang premiere night ng pelikula na idarao sa Philippine Arena sa siyudad de Victoria sa Bukawe, Bulacan. Plano ring magkaroon ng international screening para bigyang pagkakataon ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa ibang panig ng mundo na mapanood ang makasaysayang pelikula. I am Dennis Trillo and I am one with 25. Hi, I'm Bella Padilla and I'm one with 25. Para sa Eagle News, ako si Weng Dalafuente and I'm one with 25.